yung inyong green scorecard, ano ang madalas na aspeto, item dun sa scorecard na bumabagsak yung mga kandidato? Doon po sa ano, sa aspeto na meron po kaming agenda item yung human rights and integrity of creation. Baka po kasi alam niyo mo, hindi naman sa hindi nila naintindihan, baka lang po mababaw yung pagkakaintindi ng maraming kandidato na ang pangangalaga sa kalikasan at yung karapatan sa malinis at maayos na kalikasan ay bahagi ng bundle of rights. Alam mo, tayo bilang tao. At very recent po yun na UN declaration. Karapatan ng mga tao na mabuhay sa isang malinis at mahusay na kapaligiran. Lalo na nga po sa konteksto ng nagbabagong klima. Pero Ma'am Ding, napakahalaga, Doc Luis, ang halaga ng puntong yun. Gaano ba, bakit ba may mga ibang kandidato ang hirap, parang hirap na hirap, sumagot at humarap? Ito, noong 2016 at 2022, na pagkumpara po namin, sa meron medyo may malungkot na karanasan po kami ngayon in the sense na, alam niyo po, anim na kandidatong presidente at anim na kandidatong vice president plus 55 na senatorial candidates yung pinadala namin ng survey. Ang bumalik po sa amin, 10 lang eh, believe it or not. At ang tingin namin doon, napakababaw ng pagpapahalaga ng mga kandidato sa usapin ng kalikasan. So, medyo yun po yung isang major takeaway namin dito. At JB? Yes, Doc Luisa. JB, pwedeng paki-elaborate lang. Di ba nga, nagsama-sama kayong mga proponents, no, for the environment. Can you elaborate on the green agenda? Ano yung mga ine-emphasize yung issues dito at nilalobby nyo na dun sa mga kandidato para makita natin kung anong kanilang take on this, no, kaya kayo nagpapasurvey, at saka ano ang importance nitong mga sinusulong ninyo para po sa kinabukasan po ng ating pong bansa? Opo, ang ganda po tanong. Yun nung 9 themes namin, umiikot po doon sa malalaking mga topics in the environmental front. So, meron yung 9-point agenda po includes number 1, yung biodiversity preservation, paano mo pangangalagaan ang samot-saring buhay. Pero bukod doon sa conservation lang, how do we, second, yung tamang pagmamanage natural resource and land use management. Pangatlo po yung sustainable agriculture and fisheries para sa pagkain naman to, but also how to take care of our agricultural land. Pang-apat po yung waste management. Marami po tayong batas na hindi na ipapatupad ng maayos doon sa pagsasaayos ng ating basura. Pang-lima po, ito po yung medyo marami yung hirap, upholding human rights and integrity of creation. Pang-anim po, climate justice, katarungan pang-klima as a response to climate change. Pang-pito po yung medyo sa amin focus at yung talaga tinutukan ni Ma'am Gina, mining tsaka extractive sa Agenda 7. Agenda 8 po yung energy democracy, so paglayo sa dirty fuels and going to clean and renewable energy. At pang-siyam po, yung people-centered sustainable development. Basically, how do we implement the sustainable development goals na yung tao ang kinikilala na sentro ng kaunlaran. Sa amin po, Doc Luisa, napakahalaga po na pag-usapan ng kalikasan. Dahil itong susunod na 6 na taon, yung mga iboboto nating leader, kung babasihan po natin yung rekomendasyon ng mga experts at scientists, lumiliit na po ang window para tugunan natin ang climate change. At kung maling mga leader ang iuupo natin at pipiliin natin, hindi po sila maglalabas ng programa at polisiya para tumugon sa climate change and how to respond to the impacts of climate change. Kaya kung maling mga leader ang iuupo natin sa 6 na taon, we are wasting the next 6 years. At malamang, hindi na po natin matutugunan ng tama ang climate change. At napakalaking utang po yan para sa susunod na henerasyon. So for us, sabi ni Ma'am Jing kanina, alam mo yung pagboto, parang pagpili ng asawa yan. Siguro yung isang inaanap natin karakter nung ating magiging partner, will my partner make sure na yung anak namin will have a good future. Correct. Parang ganun po yan, that if the leaders na iboboto natin,
hindi naiintindihan, or kaya ayaw po niya gawin yung mga tamang tugon sa nagbabagong klima, baka masayang po itong susunod na 6 na taon, and come 2028, baka po sasabihin na ng mga scientists and experts sa atin, too late, kahit anong gawin natin, irreversible na. Correct. Climate change.